Iga na sa 30 pamilyang nasunugan sa Tondo, Maynila. Ang ilan sa kanila, hindi ito ang unang beses na nadamay sa sunog. Live mula sa Maynila, may unang balita sa Turin Katibayan. Turin! Good morning. Nasa 10 bahay ang nasunog kaninang madaling araw dito sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Wala namang nai-report na nawawala at nasugatan. Naku, laki na nakapoy. Malayo pa lang, kita na ang makapal na usok na nagmumula sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Indikasyon ng laki ng nagaganap na sunog pasado alas 2 ng madaling araw. Nabulabog ang mga residente dahil mabilis na lumaki ang apoy. Nagmamadaling naghakot ng mga gamit ang mga residente. Nasa lansangan na rin ang mga bata. Karga-karga ni Noranisa ang kanyang isang taong gulang na sanggol. Yung anak ko po yung una kong dinampot. Kayo natataranta na kami hanggat lumiyab na yung may ano dito sa may wire. Nasunugan din daw sila rito noong 2017. Ngayon, konti lang yung naano sa amin. Ayun lang, yung mga gamit namin, wala kaming naiserba. Pero sa ano, nagpapasalamat kami kasi yung mga pamilya namin, wala naman nangyayari sa aming masama. Ayun na yung malaking pasalamat namin. Si Nadia naman, pangatlong beses na raw maging biktima ng sunog. Mga anak at alagang hayop lang ang naisalba nila ngayon. Taon-taon to, ma'am, nangyayari yung bahay namin. Taon-taon din namin ginagawa. Sa pre-tarp lang po natin, na-anticipate na po natin ang pag sinabing Parola Compound, talaga pong ang highly dense populated area. And then isa pa po concern dyan is yung mga bahay na isgawa sa light material. So kanina nga, inaasim po to na mas more lalaki pa ng husto. Pero so far sa tulong po ng ating mga kababayan na rin, and din sa kasama ating fire volunteer, and then sa government force, na maaga po natin na-control. Sa inisyal na imbestigasyon ng Manila BFP, nasa 10 bahay ang nasunog habang 30 pamilya ang apektado. Nasa mahigit 30,000 pesos naman ang halaga ng pinsala. Igan, nagdeklara ng fire out ang Manila BFP kaninang 3:58 a.m. Patuloy ang imbestigasyon nila sa sanhi ng sunog at sa mga oras nito, nandito pa rin sa lugar ang mga residenteng nasunugan habang inaasikaso o inaayos pa ng MDSW o Manila Department of Social Welfare ang evacuation center. Yan ang latest mula rito sa Tondo, Maynila. Ako si Corrine Katibayan, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.